May hawak kayong CCTV footage ang Binong Special Investigation Task Group na nag-iimbestiga sa pagpatay noong Sabado kay ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Hindi pa yan isinasa publiko. Bukod dyan, 6 na persons of interest ang iniimbestigahan nila. Nagbigay na rin ng salaysay ang mga sugatan sa pamamaril. Kinumpirma ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde na nirelieve si Albay Police Director Senior Superintendent Milo Pagtalunan at ang Regional Chief ng PNP Police Security and Protection Group o PSPG para bigyan daan ng isang impartial investigation. Nauna nang nirelieve ang hepe ng Daraga Police. Pinaslang si Batocabe noong Sabado na nataon ding 28th wedding anniversary nila ng misis. Dadalo dapat sila sa isang party matapos ang gift-giving event kung saan tinambangan ng kongresista. Nakatitiyak si Mrs. Batocabe, politika ang motibo sa pagpatay, lalo tatakpong mayor ng Daraga ang kongresista. 30 million pesos ang pabuya sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon para matukoy ang mga salarin. Galing ang pondo sa mga kapwa mambabatas, provincial government ng Albay, at ako, Bicol Party List. Handa raw ang pamilya Batocabe na makipagtulungan kahit sa ilang sangkot sa krimen, basta mahanap ang mastermind. Handa po ang pamilya namin magpatawad kung sino man po ang least guilty pero nakakaalam sa buong detalye, handa kaming patawarin kayo, halikan ng inyong kamay, ipasok kayo sa witness protection program, ituro nyo lang ang mastermind. Bukas sa publiko ang burol ng kongresista sa Bicol University sa Daraga. December 31 siya ililibing. May pinaplano ring memorial service para sa kanya mula January 14 hanggang 16 sa Metro Manila. Dahil isang abogado si Batocabe, nagpahayag ng pagkundena ang Integrated Bar of the Philippines. Sabay apela sa Korte Suprema na imbestigahan ito pati na ang pagpaslang sa iba pang abogado sa bansa sa ilalim ng Administrasyon Duterte at makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa kaligtasan ng mga abogado sa bansa. Bam Alegre, GMA News.